naalala ko pa nung bata ako. Kung gaano kahirap yung buhay namin noon. Para kaming mga dugang sumasarisik para lang may makain sa araw-araw. Yung tipong kahit anong kahit mo, wala kang matutuwa. Tira kami sa mahirap ng parte ng Maynila. Kung saan ang hanap buhay ng halos lahat ng taga dito ay ang magsugal, magnakaw, manggancho, at kung ano-ano pa. Nakakatawa, no? Makukuha pa nilang waldasin ng pera sa sugal at inom kaysa ipangkain nilang. Tay, andiyan ka na po pala. Yung guro nga po pala natin. Nasaan ang sinaing? Ano po, kasali daw po ako dun sa... Tinatanong ko, nasaan ang sinaing tarantado? Nasaan ang nanay mo? Dito po. Nasa tong itsa na naman yan. Ano na naman ba yan, Kaloy? He's taunting my pinaka-poging inaanak eh. Let's do it, Yossi, over there. Hindi na. Walang haka. Sige. Tara lang tayo doon. Isa na sa kanila yung nanay ko na laging nagtutongits. Yan ang pinakabuhay niya dito. Alam niyo ba, mas tinuturing niya pang mga anak ang mga barahang nilalaro ng mga kamay niya. Mas magaling pa nga siyang magsugal kaya sa magluto. Wala nga akong malalang nagluto ang nanay ko para sa karawan ko eh. Gambak? Dinadayo daw! Oh, hambak pa lang. Wala na akong pera. O, sige nga. Uwi na nga lang ako. Wala, sige nga. Piko, nena. Wala na namang ula. Halos araw-araw, ganito ang sitwasyon ko sa loob ng bahay. Walang pagkain, walang pera. Uuwi ang tatay ko, mag-aaway sila ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano ko nasisikmura na araw-araw ganito ang nakikita ko. Thank you.
Saan? Uy! Mga masarap yun ah! Pengen naman! Mabusog na naman tayo nito ah! Ba! Ang tumatapa ka yata! Akala ko sa bahay lang magiging mahirap ang buhay ko. Pati pala dito sa eskwelahan. Akala ko dito ko na makikita yung pagmamahal na hindi ko makuha sa unang tahanan ko. Pero ganun din pala dito sa sinasabi nila ng pangalawang tahanan. Kaya minsan hindi ko mapigil ang umiyak na lang sa isang tabi. Tinatanong ko kung habang buhay ba akong ganito. Na may miserable ang buhay, na puro sakit na lang at paghihirap ang binibigay sa akin araw-araw. At ito, dumating ako sa punto na gusto ko nang wakasin ang buhay ko. Malalim iniisip. Mga tao dito, malalim din. Malalim ng pinagbaunan. Sila nga eh. Mga magulang mo. Susugal. Tatay mo, manginginom. Hindi naman nila naisipang magpakamatay. Pero ikaw, wala ka naman problema. Sila ang problema mo, no? Pero naisipan mo magpakamatay. Hindi solusyon yan eh. May plano ang Diyos para sa lahat. Ganyan kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sinusubukan tayo para makita kung gaano tayo katapat. Alam mo, hanga nga ako sa iyo, sa kabila ng ginagawa ni nanay at ni tatay mo. Hindi ka rin gumagawa ng masama. Lahat naman tayo may krus eh. Krus sa buhay, pasanin. Kaya yan ang krus mo, yung mga magulang mo. Pero pasanin mo na may pag-asa na may tutulong sa iyo. At yan ang ating butihing Diyos. Okay? Hindi nang tatangkayin magpakamatay, ha? Walang disolusyon yan. Lalo ka lang dadagdag sa problema. Okay? Maraming makakasabi na ang buhay ko ay perpekto. Kung saan lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Lahat siguro nasa amin na. Pera, mamahaling mga gamit, kotse, alahas. Hindi na namin kailangan kumilos upang gumawa ng gawaing bahay. Para kaming mga hari at reyna sa aming kaharian. Senyorito. Senyorito. Daya, just place it there. Can't you see I'm playing? Ate, ano ba? Yan na naman si ikaw eh. Ay nako, doon may tampo na. Kaya dito. Ano ba? You're ruining my makeup. You know what, bro? May gusto kong makeup brushes sa Shopee eh. Kaso, uy! Ano? Sino yan? Siguro, isa na din sa nagpapasaya sa buhay ko yung ate ko.
Bukod sa magkalapit lagwat ng edad namin, di rin nagkakaliwa ang mga hiling katugali namin. Kaya halos sa lahat ng mga bagay, nagkakasundo kami kahit sa mga kalokohan. Just like me! Mabati, ganun pumili. Ganun pumili? Oo, oo. Oo, diba mo? Ganda-ganda. Baby ko yan. Baby mo? Hmm? Oy, ikaw ha. Remember that baby boy ka pa namin. Hindi ka pa pwedeng mandigaw. Kami lang ni mommy ang baby girls mo. Ba't naman natin? Siyempre, di mo na kami niyan love kasi mas love mo hindi, na. Hindi ah, hindi porket may love akong iba. Hmm. Dapat kami muna yung love mo. Oh, sige, sige. Tignan na ulit. Mami! Ma! Kasi you know what? Napili kasi ako na magre-represent sa skateboarding. Oo. Oh, ano sa tingin mo, ma? Ay, naku. Teka muna, Igo. Mayroong akong kliyenteng tumatawag eh. Pwede ba mamaya na lang pagbalik ko? Ha? May-ari si mama ng isang malaking construction company. Kaya ganyan siya kaabala. Hindi na nga din kami nagkakasabi kumain eh. Pagkaarawan naman namin, ibibigay lang siya ng pera sa amin. Pero sobrang hirap hingin ng oras at attention niya. Hello, ma! Halos lahat ng gusto ko nakukuha ko. Nabibili ko ang mga gusto kong damit at sapatos kahit napakamahal nito. At hinding-hindi ako ang bumibili ng mga peke o kaya mga class A. Kasi para sa akin, isa akong tao na dapat tingalain. Prinsipe ang tingin ko sa sarili ko. Kaya pati ang mga kinakain ko ay tanging mayaman lang ang makakatikim. Salbahe din ako minsan na hindi ko iniisip ang mararamdaman ng iba sa mga gagawin ko. Dahil una sa lahat, mas mahalaga sa akin na komportable ako eh. Kahit nakakatapak na ako ng ibang tao. Minsan nag-aaway kami ni Mami tungkol sa pera, pag-aaral at kung ano ang mga bagay pa. Tingin ko nga sa sarili ko na napakawalang kwento kong tao eh. Pero di man lang maniisip ng nanay ko na lahat ng attention niya nasa trabaho na. Nakakalimutan niya na na may anak siyang hinihintay siyang magtanong, kumain na ba kayo? Kamusta na araw niyo? Minsan nga lang kami magkausap eh. Ganito pa. Magkaaway. What's wrong? Pwede ba, ma? Pwede ba? Bukas na lang to. Bukas? Bukas ano? Bukas mag-usap? Bukas na tayo mag-usap. No! Hindi tayo bukas mag-uusap. Ngayon! Ngayon tayo mag-uusap. Happened a while ago. Okay lang yan. Pagod na ako! Pagod na, pagod na, pagod na ako! Pagod ka na? Makinig ka ha?
Si Lord hindi napagod sa atin. Kaya si Mommy at ako hindi mapapagod sa iyo. Hindi na lang kami para sa iyo. Tandaan mo yan, ha? Tandaan ka na. Lumaki ako sa isang pamilya na mayaman. Mga magulang ko, magmamayari sila ng isang malaking kumpanya. Gusto nila na balang araw, ako daw magmamayari ng kumpanya. Maraki ang sahod doon, panigurado na magiging maganda ang buhay ko pag nandun ako sa kumpanya. Pero may isang pangyayari na nagbago sa pananaw ng aking isipan, buhay. Nakabungguan ako ng isang lalaki. Mukha siyang pulubi. At noong mga oras na yun, lasing na lasing ako. Pagtumba ko, pagtayo ko, tinula ko siya na napakalakas. Kung ano-ano masasama at masasakit na sinabi ko sa akin. At noong papalayo ko, narinig ko na umiiyak siya. Hindi siya umiiyak dahil tinula ko siya. Pero umiyak siya dahil sa masasamang mga sinabi ko sa kanya. Dahil punong-puno na nasakit at puot ang puso niya. Doon, naramdaman ko na tinatawag ako ng Diyos. Kailangan may gawin ako. Gumawa ako ng tama. Binalikan ko siya. At itinayo ko siya. Humingi ako ng tawad sa kanya. At lalo ako na guilty kasi para sa kanya, napakadaling magpatawad ng isang tao. Nung mga oras na yun, ang dami kong pera. Inubos ko para lang sa kanya. Bumili ako ng pagkain, tubig. Binigay ko sa kanya. Nung pag-uwi ko, tinagalitan pa ako ng nanay. Pero, hindi nagbago ang puso ko kasi punong-puno ng pag-asa. In that time, I knew I want to serve the Lord. Full-time, all through my life. Kaya ito ako ngayon, sa nang ganap na pare. That I am very grateful that I shared this story to you. And sana, naka-inspire ako na sana magawa niya rin. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo, sa buhay natin, may mga bagay na hindi natin naasahan na magbibigay ng liwanag at pag-asa sa atin. Kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kadilim, ang tinatawag natin sa buhay. Alam niyo noon, akala ko wala na akong pag-asa. Akala ko, mabuhay na akong magiging miserable. Alam niyo kasi, mga magulang ko. Maraming bisyo. Puro away. Sobrang gulo. Dumating ako sa point ng buhay ko na gusto ko nalang magpamatay. Pero hindi. Mas pinili ko nalang lumayas. In that moment, that night,
change my whole life. Meron ako nabunggong isang lalaki. Alam niyo ba, na siya yung kauna-una na taong umakay sa pagkakatayo ko. At siya rin yung kauna-una na humingi sa akin ng tawad. At doon nabuksan yung puso ko sa Panginoon. At tapos ng gabing yun, hindi mo na ako umuwi sa amin. Diretso ako sa tito ko. At doon ko mas lalo nakilala ang Panginoon. Dahil dinadala niya ako sa mga conference room, sa mga talk ng pare. Isipin niyo yun. Even in our darkest times, the Lord will give us the light to stand up again and to move forward. At ito na ako ngayon. Sana akong ganap na pare. At handa na ako ipakilala ang Diyos ko na nagpabago ng takbo ng buhay ko. Maraming salamat po. Iba't iba man ang ating pinanggalingan at kinagisnan. Ang mga pagsubok ng mundo ay kailanman hindi natin matatakasan. Hindi natin alam kung paano nito ibinabalasa ang mga barahan at tatahan. Ang maaari lamang natin gawin ay ang maganda. Dahil malay natin, baka tayo na pala ang susunod na tatanggap ng alas na pula.